Hello everyone! Welcome to Terang's Vlog! Super init sa labas. Magdidelay ko sa labas ngayon. 6 in the evening na dito sa Poets. Super init dito sa Poets. Scorching all over the world. Ngayon, summer. Ang Poet, ang super init talaga. With a temperature of 51 degrees. Isipin mo yung super init, kaya magdidilig ko sa labas, kaya maglagay ng tara! It's Chetty! Wow! Umumodel ako ng Chetty Cosmetics. Chetty sunblock. Yeah. Sunblock SPF 70 lang naman. Okay, ako ha. Madali lang siya kasi i-squeeze mo lang. Very light lang naman ako maglagay ng sunblock. Okay. Kailangan natin ng protection, lalo na magkakailan na tayo. Yes. Para hindi tayo magka-dark spot. Siyempre, ingatan yung skin, lalo sa super init kasi dito, ang init-init pati yung pati yung hangin. Yung hangin niya kahit gabi dito, super hot. As in, super init-init talaga, as in. Ready na! Ready na, nakasan lang tayo na let's go out para magdilig. Sana all dinidiligan. OFW release. Didiligan tayo. Kawawa kayo mga kalaman na mamatay na kahit dinidiligan siya araw-araw sa sobrang init naman. Tara, lalabas na tayo. Ayan. 6 in the evening na pero mainit pa rin sa labas. Ayan, kawawa yung plants. Namatay sila. Hanggang dito. Kawawa naman yung plants. Namatay pati yung bougainvillea. Ganda kaya to pag yung bago pa siyang bili. Matay na siya lahat. Tara, open natin yung water. Ang madulog dito yun. Tapos dito din sa kabila, namatay din yung mga halaman. Ayan, mga halaman. Kawawa. May merong water din dito sa kabila. Kawawa yung mga halaman. Patay talaga. Kahit araw-araw dinilingan, pinupuno pa itong tubigan dito. As in. Ayan. Ito may tubig. Lusot siya tubig. Sa kabilang side. Halo dito, oh. Yung mga plants, kawawa naman. Dapat pala ganito, no? Kawawa naman yung halaman. Patay. Sito. Bubuhay tuloy pag winter. Winter back. See? Pag dinidilig din siya, puno-puno. Ah, dito din. Punong-puno na tubig to, pero still, namatay yung halaman sa sabihan yun. Wala na talaga, di na makasurvive dito. Parang may maliit lang naman siyang tubo, oh, sa balalim. Pero patay talaga. Kawawa yung halaman. Ayan, pinupuno talaga yung alalagayan. Saka dito din. Ayan, punong-puno ito dito. Tubig. Araw-araw ganito, pero still namatay pa rin ang halaman. Standby muna natin dito para mapuno yung dito lang ko sa kabila.
6 o'clock to guys. Ayan, puno na yun dito. Ano siya? Ito is dates. Dates tree. Kawawa naman yung bunga. Pangit yung pagkabunga niya kasi matanda na yung dates tree. Ayan, pinupuno talaga itong tub dito. Pinupuno siya para for the whole day hot sun. Hindi siya ma-dehydrated pero dehydrated pa rin. Yung iba namatay na hindi nakasurvive. Ayan, napatay na siya. Pero lalagyan tayo na siyang tubig kasi ilalim is mabubuhay pa. Oo, baka buhay pa yung pinakailalim at tutubo siya uli. Palapit na din yung winter eh. Ayan o. Kawawa. Patay na siya. Ito naman buhay pa. Bubuhay yung... Makakasurvive pa to. six a.m. dito pero ang liwanag pa. Evening. O, dito may watermelon. O, stock ko muna dito hanggang mapuno to dito siya. Ayan. Continue natin dito. Ay, wala na palang laman. E dito in fairness, mashallah. Yung morning, this morning plants, diba? Meron dito sa Pilipinas dito. Yung namumulaklak sa umaga, pag winter dito, mamumulaklak. Pag ngayong tag-init, hindi talaga siya namumulaklak. So dito patay na talaga dito, wala ng pag-asa. Lipat na naman dito kasi dito haba to guys eh, haba to is hanggang dun eh. Laki-laki ng bahay ng amo ko. Patay talaga, patay. Pero meron naman na so-survive. Sa ilalim ito, patay siya sa taas nung sa ilalim parang nabubuhay yung ilalim niya. Kaya ibig sabihin, kahit patay yung nasa taas ng mga buong katawan niya, sa ilalim parang buhay pa kasi nga araw-araw dinidiligan siya ng puno dito. Stuck yung tubig buong araw. Ito patay talaga siya. Ito oh. Ang ganda nito kung winter. Wala, patay siya. Lipat natin yun. Ayan yung watermelon. May tinanim akong luya dito eh. Ayan, puno na siya ng tubig. Para buong araw bukas, sobrang init is hindi siya masyadong ano, dehydrated plants. Lipat natin dito. Ito yung maliit na dates. Dates tree. Okay pa naman yung maliit na dates tree. Pero hindi maliit. Ito yung dates tree guys. Talagang magsusurvive ko dito kasi dito siya na ano, buong tumutungo. Yeah, iwanan natin yan. Pupunuin natin siya hanggang mapuno. Hanggang okay lahat. So, sobrang init pa naman. Ayan. Ganito kainit. Sobrang init. Ang kuit. Babalikan ko mamaya ito pag puno na siya. Hello guys! Gawa kami ng daing dito sa Kuwait. Oh, saan ka pa? Sa summer day sa Kuwait ngayon na abot ng 48 degrees to 50 na to. Kaya siguro isang araw tuyo na to. No, try natin. Bibilan muna natin sa araw si Ate Lisa para gumawa na yung ano nito. Sige. May asin yun. Ayan. Dito namin siya ilalagay.
Alagay namin. Oh, ang ganda ng fish. Itong fish pala yung pasalubong ng madam namin sa galing Bahrain. Yeah. From Philippines daw, pero galing Bahrain. Tapos napunta dito sa Kuwait. Oh, diba? San ka pa? In fairness, fresh pa kaya siya atin, no? Hala guys, super init dito. Kaya sure, matutuyo talaga yung ano, yung daing namin. Super init. Ayan. Ang init guys. Mga 47 degree yata to. Tapos umayon, 7 o'clock. 7 o'clock pa ha, ang aga-aga pa. 7 o'clock pa yan. Anyway, baka ito yung laing namin. Baka kasi may langaw. Kaya tinabunan namin ng net para hindi siya pasukan ng langaw. Hintayin natin na may ano resulta. Super init guys, ito yung rooftop ng bahay namin. Ayan. Hello guys, after 12 hours lang ha, 12 hours means half day lang siya guys. Ganito katuyo na yung daing namin dito sa Kuwait guys, super tuyo, tuyong tuyo na siya, as in see. It's now 7 a.m. din. Kasi 7 a.m. ng umaga natin siya nilagay dito sa rooftop ng mga bahay dito sa Kuwait. Kasi super init na sa 49 degree nga kanina. O ngayon is still 42. Bumaba lang ka pero super mainit pa rin kahit ma-pecho pa gabi na, evening na dito eh. Still maliwanag pa dito sa Kuwait. Tapos in fairness, tuyong-tuyo na guys, yung tuyo namin na daing kanina. 12 hours lang, tuyo na siya. O, see? Ito yung Kuwait in the evening. Ayan. This is Kuwait in the evening. It's going to sunset. Pero still very hot. Very hot na siya guys. May daing na kami. Nakadaing kami dito sa Kuwait. Ani ka abog din sa Kuwait pag summer. Init kaya alas 7 pa lang niya. Early as 7 o'clock pa lang in the morning but so hot. Pretty init ah guys. Kaya dapat bilisan natin. Bilis, bilis, bilis! Kasi super init! Ay, sa wakas matatapos din. O, ganito ang mga bahay dito sa bansang Kuwait. Sa mga may magbalak mag-abroad dan as OFW, pag-isipan mabuti kung kaya mo ba. OFW lang sa kalam or malakas para sa mga dyan na kays. Laban! Thank you for watching! Bye-bye!